12. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang tanda. Isang babaeng nadadamitan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay. At may korona ang bawat ulo. Kinalatkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis sa mga iyon sa lupa. Pagkatapos, tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas papunta sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya, upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Pagkaraan ito'y nagkaroon ng digmaan sa langit. Pinamunuan ni Miguel ang kanyang mga anghel sa pakikipaglaban sa dragon at sa mga kampo nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampo at pinalaya sila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampo. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos! Ipinamalas na niya ang kaniyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kaniyang kapangyarihan. Sapagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Nagtagumpay ang mga ito laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan sapagkat hindi nila pinanghinayangan ang kanilang buhay. Kaya't magalak ang kalangitan at lahat ng naninirahan diyan. Ngunit kalagim-lagim ang daranasin ninyo, lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya." Nang makita ng dragon na itinapon siya sa lupa, hinabol niya ang babaeng nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit ang babae ay binigyan ng mga pakpak ng malaking agila upang makalipad papunta sa ilang. Doon siya itatago sa loob ng 3 taon upang maligtas sa pananalakay ng ahas. Kaya't ang ahas ay nagbuga ng tubig na parang ilog upang tangayin ang babae. Subalit bumuka ang lupa at hinigop ang tubig na ibinuga ng dragon, kaya't naligtas ang babae. Sa galit ng dragon, pinalingan niya ang nalalabing lahi ng babae upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa utos ng Diyos at nananatiling tapat sa katotohanan inihayag ni Jesus. At ang dragon ay tumayo sa dalampasigan.